the best channel for me. And to all the Filipino seamen and their family, Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Best entertainment. Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Best entertainment. Mag-subscribe sa Captain's Media Chronicles. Isang channel sa YouTube na sa seamen lahat patungkol. Dito ay tinatalakay bawat buhay ng marino mga Captain's Media Chronicles. Captain's Media Chronicles, the best channel for me. And to all the Filipino seamen and their family, Captain's Media Chronicles. Like, share, and comment. Captain's Media Chronicles. Hello mga friends, magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Unang-una ay magpasalamat ako kay Captain Busoy ng Captain's Media Chronicles para sa vlog na ito. May share yung aming mission ng Mission to Seafarers. At ako pala si Father Dave, ang port chaplain ng Mission to Seafarers dito po sa Bangkok, Thailand. At nais kong ibahagi sa inyo ngayon kung ano po ba yung Mission to Seafarers. Yung iba tinatawag nilang Seaman's Club. At yung iba naman ay tinatawag na Flying Angel. At yung iba naman ay tinatawag na The Mariners Club. Nais kong ibahagi sa inyo ngayon. Katulad ngayon, nandito ako sa Bangkok Port Area. Kung ano po ba ang ginagawa namin? Ano po ba ang Mission to Seafarers? Ang Mission to Seafarers ay more than 160 years old na po. At nagsimula po ito sa UK. Ang ginagawa ko po dito sa Bangkok Port, ang priority work ko po ay ang ship visitation. At ang ship visitation ay napakalaga po para ma-meet ang ating mga seafarers po. Sapagkat ngayon, tulad ngayon na panahon ng pandemic, restricted sila. Hindi pwede silang lumabas sa barko. Kaya po kami, ito, mga barko na andito sa General Cargo Area at sa likod ko ay ang container terminals. So, hindi pa rin sila pwedeng lumabas ngayon. Kaya kami ay nagbibisit kami sa mga barko para makita yung ating mga seafarers. Okay? But before we proceed, please do not forget to click the subscribe button and the notification bell. Like, comment, and share. So, yan. So, karamihan sa mga seafarers ngayon ay restricted silang lumabas. Kaya gaya ang barko na yan, ay hindi pwede silang lumabas. Kaya amin silang binibisita. Pero provided na mag-follow kami sa port protocols regarding ship visitation para ligtas din kami, safe kami sa COVID, at ganoon po safe sila na hindi sila pwedeng mahawaan. Okay? So sa ngayon, gangway ship visit muna ang ginagawa namin. At may mga instances pa na sa mga ibang port na pwede na silang lumabas. Mayroon kami mga seafarer centers o yung tinatawag na drop-in centers na located within sa port area, o yung iba naman na country, mayroon just outside sa port area. Katulad dito sa Bangkok, Thailand, Bangkok port namin, ang aming seafarer centers ay nasa harapan lang po ng main entrance ng gate ng Bangkok port. Kaya po yan, sa aming pagbisita, nagpo-provide kami ng friendly welcome sa ating mga seafarers. At kaya kausap sila, kung gusto nilang mag-share ng kanilang mga problems, ay keep confidential yan. At kung kailangan nilang assistance, ang Mission to Seafarers ay nag-provide po ng seafarers welfare assistance. Katulad ng kung hindi man namin kaya yung case nila, ay nire-refer namin sila sa ITF. At isang clarification lang, ang Mission to Seafarers ay hindi siya ang ITF. Okay, so pwede lang kaming mag-recommend if ever may case, seafarers case po na hindi kayang lutusin ng Mission to Seafarers po. Kaya hindi dapat katakutan yung pag-akyat namin sa barko, kasi hindi kami inspector, hindi kami nag-i-inspect kung ano yung violation ng
ng barko or violation ng seafarers or may problema yung seafarers. So kami po ay kinukonsider as friendly. Friendly welcome sa mga seafarers po. Kaya seafarers welfare po kami. Okay, so mayroon pang mga ibibigay kong mga informations sa aming pag-visit. So far sa ngayon, kasi nga maraming mga port na restricted po ang ating mga seafarers na bumisita sa center. Kaya kami mismo ang umakyat sa mga barko para kumustahin sila at titingnan kung ano yung pwedeng naming maitulong. So katulad dito sa Bangkok po, may mga barko rin po na nag-request sila ng mga SIM cards kasi nga hindi makalabas sila. So kami po sa center namin ay nagpo-provide ng SIM card at top-up cards para sa ating mga seafarers. At yung iba naman ay nag-request ng assistance sa kanilang mga personal needs. Kasi nga hindi sila makalabas sa barko, yung iba naubusan na ng mga supplies like mga sabon, shampoo, toothpaste, mga basic needs lang po ng mga ating mga seafarers. So by chance po na pwede kaming pumasok sa barko o pumasok sa port area at makausap sila doon sa gangway area. So nagbibigay kami ng assistance. Kami na po ang nag-grocery para sa kanila. Kaya isa lang po yan sa mga tulong na binibigay namin. So marami pang mga tulong na binibigay namin sa mga seafarers. Yung iba, katulad ng mga in case of abandonment, in case of unpaid wages, so nagko-consult kami sa mga legal team namin kung paano rin namin matulungan sila at mabigyan ng welfare support. Okay, so yan po ang aming trabaho dito. So ako po ang port chaplain dito sa Thailand. So halos lahat ng port, international ports dito sa Thailand ay napupuntahan ko po, katulad ng Lam Chi Bang, sa Rayong, sa Kusichang, at bagamat nakabase ka ako dito sa Bangkok port, so in case na mayroong tawag yung mga ating mga seafarers sa ibang mga ports dito sa Thailand, ito po ay sinisikapan namin na matugunan at mabigyan ng assistance. Okay po, so ang Mission to Seafarers dito sa Thailand ay kumbaga ako yung naging pioneering work ko dito, at ngayon ay registered na siya as representative office ng ating Mission to Seafarers in UK. So started in 2016. So kaya nasa 5 years na po ito dito sa Thailand. Pero yung Mission to Seafarers as a whole nasa more than 160 years old na po ito, kasi kaya mas kilala na po siya sa buong mundo po. So working din po with other welfare organizations like Stella Maris and other seafarers welfare organizations po under the International Christians Maritime Organizations. So iba't ibang church organizations ay nag-work hand in hand para sa ating mga seafarers po. So hindi po tinitingnan dito kung ano yung religion ng seafarer, para siya ay aming tulungan. So wala din pong faith tradition, culture or nationality background upang ikaw ay aming bibigyan ng assistance. Kaya ang Mission to Seafarers po or ang Seafarers Welfare Organizations, kung ano mang tinatawag kilala ninyo, minsan minsan may negative connotation yung Seaman's Club, kasi yung ibang tao ang kakala nila ang Seaman's Club ay isang red light club. Pero ito po ay Seafarers Welfare Organizations po, para makatulong po sa ating mga seafarers po, lalo na po pag sila ay nangangailangan ng assistance. At isa sa ngayon, ang aming organizations ay bukas online for online support, kasi nga maraming mga seafarers na hindi makalabas. So ang aming organizations ay nag-provide ng chat to chaplain. So bibigay ko ng link, ipapasa ko kay Kapitan Busoy na pwede niyang i-drop para makunta kami online, at mayroon din kaming website para sa more information about Mission to Seafarers po. Okay, so yan po muna yung aming pwedeng
bigay na counting information sa background sa aming gawain. So kung mayroon mumpuan po kayong ibang mga katanungan regarding sa aming Seafarers Welfare Organization work, ay mag-provide ako ng link sa aming website, or di kaya pwede kayong mag-drop ng question at sikapin ko po na matugunan po kayo ng mabigyan po kayo ng information kung ano po yung kailangan ninyo pong malaman sa aming mga gawain po. So yan po, muli po from Bangkok Port, ako po ang inyong lingkod, Port Chaplain Dave from the Mission to Seafarers, na bumabati. Isang magandang araw po sa inyong lahat at maraming salamat po Captain Smidya Chronicles sa opportunity na may share yung aming information sa Mission to Seafarers. So muli po, bye bye, maraming salamat at congratulations po sa inyo pong magandang adikain, Captain Smidya Chronicles. Buhay po kayo. Maraming salamat po. Me and to all the Filipino seamen and their family, Captain Smidya Chronicles. Captain Smidya Chronicles. May tatlong kataga, yan sa isang salita. Karagatan tao at kung ano ang trabaho niya. Sa barko, habang iniikot ang buong mundo, North, South, Atlantic, Indian Ocean at sa Pacifico, pinapakita bawat trabaho ng mga seaman, mula sa kanilang kadete hanggang sa kapitan. Maraming kakwelahan, videos na papag-good vibes. Siguradong matatawa ka, please don't forget to like. Sa mga issue, balita patungkol sa seaman, dito mapapanood lahat, updated dito yan. Salamat sa nakaisip nito, naging promotor. Kapsulweta, saludo po ako, viva mi amor. Ito ang best YouTube channel tungkol sa Marino, Captain Smidya Chronicles. Mag-subscribe na dito, come on, subscribe now, don't you ever hesitate. It's a seaman YouTube channel, everybody can relate. Captain Smidya Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seaman and their family. Captain Smidya Chronicles, like, share and comment. Captain Smidya Chronicles, best entertainment. Captain Smidya Chronicles, like, share. Captain Smidya Chronicles. Come on, subscribe now. Don't you ever hesitate. It's a seaman YouTube channel, everybody can relate. Captain Smidya Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seaman and their family. Captain Smidya Chronicles. Like, Captain Smidya Chronicles. Come on, subscribe now. Don't you ever hesitate. It's a seaman YouTube channel, everybody can relate. Captain Smidya Chronicles, the best channel for me and to all the Filipino seaman and their family. Captain Smidya Chronicles, like, share and comment. Captain Smidya Chronicles.